Sa ibang balita naman, iminungkahi ng mga agricultural group sa Department of Agriculture ang ilang paraan na maari umanong ipatupad ng ahensya para masolusyunan ang isyu ng bigas sa bansa. Kabilang dito ang pagbibigay karapatan sa mga magsasaka na ariin ang kanilang mga sinasakang lupa. Hindi umano dapat gawing commercial ang mga agri-lands at dapat linangin ang mga lupang nakatiwangwang lang. Dapat din umanong magbigay ang DA ng subsidiya sa mga magsasaka at itigil ang mindset ng DA na importasyon. Dapat din umanong alisin na ang rice tariff law at wakasan ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Hinihingi rin ng grupo ang Flexible Palay Procurement Strategy kung saan sa ilalim nito ang NFA ay maaring bumili ng palay na nagkakahalaga ng 17 hanggang 22 pesos kada kilo. Di gaya ng kasalukuyang sitwasyon na limitado ang pagbili nito ng hanggang 19 pesos. Sa pamamagitan raw nito, ang NFA ay may kakayahan na makipagtunggali sa mga private traders sa pagbili ng bigas. Para magawa ito, dapat umanong alisin ang isang probisyon sa Rice Tariffication Law na naglilimita sa mandato ng NFA sa buffer stocking para lamang sa disaster at iba pang national emergencies. Pagka pinataas ng mga privado, may dalawa kang option ng gobyerno. I-apply mo yung Section 7 ng The Price Act of 1992, mag-impose si Bongbong Marcos Jr. ng mandated price ceiling. Disuspend niya yung RTL, pero ang suspension may patungkol lang sa ang NFA pwedeng gumiling ng binabili niyang bigas, palay, at gigilingin niya at ibebenta niya sa merkado. Hindi ngayon magiging bawal kung isususpend mo lang yung particular provision ng RTL na hindi pwedeng magbenta ng bigas ang NFA sa merkado. Crisis after crisis yung inaabot ng ating rice industry. Nais namin ipaabot na talagang yung 5 pesos, mayroon pang 6 pesos na itinaas na pagtaas ng presyo ng bigas sa mga palengke. Maaring tataas pa ito.